panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing siyam ng Pebrero taong 2022. Ginawa niyang may kasalanan siya para sa atin. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ikalawang Korinto, Kabanatay 5, at ang talatay 21. Pinaintulutan ng Diyos ang kanyang sinisintang anak, puspos ng biyaya at katotohanan, buhat sa isang sanlibutang hindi mailarawan ang kaluwalhatian, ay pumarito sa isang sanlibutang dinungisan ng kasalanan, at pinadilim ng kamatayan at ng sumpa. Pinaintulutan niyang iwan ang kandungan ng kanyang pag-ibig, ang pagsamba ng mga anghel upang dumanas ng kaiyan, insulto, panlalait, puot, at kamatayan. Masdan ninyo siya sa ilang, sa Getsemane, sa krus. Pinasan ng walang kapintasang anak ng Diyos ang bigat ng kasalanan. Siyang nakasama ng Ama ay nakaramdam sa kanyang kaluluwa ng kakilakilabot na pagkakahiwalay ng Diyos at ng tao dahil sa gawa ng kasalanan. Ito ang naging dahilan kung kaya namutawi sa kanyang mga labi ang kalungkot-lungkot na panambitan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang bigat ng kasalanan, ang pagkadamasan na kapangingilabot na kalakihan nito, ang pagkahiwalay ng kaluluwa sa Diyos, ito ang dumurog sa puso ng anak ng Diyos. Datapot, hindi ginawa ang dakilang sakripisyong ito upang lumika sa puso ng Ama ng pag-ibig sa tao. Hindi upang naisin niyang magligtas. Hindi. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Iniibig tayo ng Ama, hindi dahil sa malaking pampalubag loob, kundi ibinigay niya ang pampalubag loob dahil sa iniibig niya tayo. Si Kristo ang naging tagapamagitan upang maibuhos ng Ama ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa nagkasalang sanlibutan. Wala liban sa anak ng Diyos lamang ang makatutubos sa atin, sapagkat siya lamang ang nagmula sa kandungan ng Ama, ang siyang makapagpapahayag sa Ama. Siya lamang na nakaalam ng taas at lalim ng pag-ibig ng Diyos ang siyang makapagpapakilala nito. Wala maliban sa walang hanggang sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa nagkasalang tao ang makapagpapahayag ng pag-ibig ng Ama sa nawaglit na sangkatauhan. Siyang maganda at mapagpalang umaga.